So nagtatry kaming mag-ayos kung ano yung tsura namin sa podcast namin. Medyo magkalapit na naman. Bili mo mataba. Mukha mo mataba? Mataba ka naman talaga. Ano ba? Hindi, kuha ka ang gulo na ano. Hindi, joke. Kasi... kuha ka ang gulo na hindi yung mataba. Hindi ko alam kung paano yung ang gulo. Ay, nga mo na, mataba talaga ako. Oo nga eh. Is that a trick question? Ano ba? Hindi, nulit na namin yung joke. Joke yung kanina. Masakata ko yung kanina. Sorry naman ha. So, nagtatry. Ito ay test broadcast lang din. Pang-ingit lang po namin sa inyo. Kasi kami, nagkikita kami dito. So, pero ano sa tingin mo? Nakaangat ba o ano? Ano okay tingin? Okay na yun. Ano lang naman, try naman, di ba? Sige natin ito, malalaman natin. Hindi kasi sumasandal ako bigla eh, kaya parang... Sumasandal ka bigla? Oo, kaya parang... Kita ka ba? Hindi, kasi try mo pumunta dito. Ako nga rin, taba, oo, kita ko yung sumunta. Pumunta dito. Hindi, maganda kasi magkalayo tayo. Para ano, para hindi naman tayo mukhang nagchisismisan lang. Mukha tayong professional. Kunwari, ito yung gulo-gulo ng dito ka talaga sa ano? Sa bus road? Dito ako, no? Diba? Hindi talaga namin maintindihan kung anong gagawin eh. Okay, sige, sige. Gets ka na. Ay, yun, chan ko, loko-loko. Ha! Paano lang yung sabi? Okay, sige. Kasi yun. Yun din sa price yun. Sa price? Oo, no, yun sa price. Ano meron sa price? Ano yung, saan mo mas trip yung price? Yung sa Jollibee, McDo, KFC. Nakita mo na ba yung sa KFC? Oo naman. Ay, nakain naman ako. Surprise ako kay KFC. Walang duda. Pero dati McDo eh. Nagkakabati tayo sa KFC. Eh di, ano, di kasi gato eh. Kumbaga, ang KFC, kahit kapatid ko mas gusto yung KFC price. Kasi ang price sa KFC, ano siya? Tawag dito? Big cuts. Tsaka ano, iba yung lasa niya. Yeah, eh. Iba yung lasa niya. Iba yung dating niya eh. No? Na ano, eh, di, ano, well, ano, masin siya. Pero hindi siya, ano, hindi mo lasa yung asin masyado. Parang ano siya, moron mas, parang matamis, ganun yung tingnan. So, parang sa akin, mas KFC. Pero, kung pagpipilihan ako na Jollibee or McDo, mas prefer ko talaga McDonald's. Kasi, nung time na yon yung dati, nung nabutan ko mga, ano, that was, wow, that was 1990s, so, mga ganun, around 1990s, so, ano, alam to rin, Kuya Ray, mga 1990s, 2000, ang Jollibee nun, ang kanilang fries, malabsa. Yung, hindi pa uso yung crispy fries nun, yung ano, yung crispy crunchy fries, hindi pa uso yun, ang labsa ng french fries na Jollibee. Ang McDonald's, ayun yung problema lang natin. Pero okay. Ito ang McDonald's doon, ang fries talaga nila noon. Hindi ganoon ka ano. Hindi ko sabing firm talaga pero hindi siya ganoon kalabsa. Saka masarap talaga ang fries ng McDonald's. Actually hanggang ngayon eh mas prefer ko ang fries ng McDonald's sa Jollibee. Kasi nga gaya nga ng kaninang comment mo rin. Pag ang Jollibee, parang kasiraan pa sa Jollibee. Ano naman? Observation lang po ito. Hindi naman seryoso. Ang Jollibee kasi, yung pag tumagal ang Jollibee, ano siya? Ang pangit na ng ano niya. Pag pinatagal mo, unlike sa McDonald's, pag medyo tumagal, pwede po pinabukasan. Kasi parang ito ang ano ng Jollibee. Ito yung parang tama nila. Pupunta ka dito para kainin mo dito. Mas bago. Eh, di kasi yun yung nature ng fast food, di ba? Mga nakainin mo dun. Ang McDo kasi, ano eh. Pwede mo siyang dalhin sa bahay. So, doon mo siya kainin. Bago. Hindi nawawala yung essential ng McDo. Hindi, di ba walang, di ba ano yun, dahil sa ingredients nila? Oo, oh, siguro. Dahil, siyempre, di ba, may kanya-kanya nga sila ingredients. Sa KFC, no, ha, ito ha. Di ba, pag-usapan din naman natin kanina. Di ba nga sa KFC, kahit maput na hanggang bukas, ilagay mo sa rep. Same lasa pa rin. Oh. Tapos yung pa rin naman yung texture, wala naman kasi siyang crunchy. Eh. Mm. Wala eh, wala yung... Yun kasi yung parang... Tatay ko lang. Sige, tuloy mo lang magsalta. Yun kasi yung parang patok factor nung dalaway. Nung McDo, tsaka nung Jollibee. Na may yung ano nila dun sa manok. May crunch. Ah, sabagay. Tapos, yun, sa ano naman, sa price. Sa price... Gusto ko talaga bumalik siya. Siyempre KFC. Gusto ko talaga price ah. Mabili ba tayo price? Wala akong mabibilan dito ang price. Meron ba doon? Oo, oh, diba? Ayaw mo na. Yaman na.
Parang burger na ako. So yun, sa price naman, natutuwa kasi ako yung sa tig 150 price nila. Yung bakit price? Ah! KFC! Oo. Yung ano? Iba yung nasa isip ko yung potato price eh. Pero sige, tuloy mo. Meron sila yung bakit price. Hindi siya pulo. Half lang. Pero yung dami kasi niya, ano, parang dami siya ng isang ano isang ex, large price ng Jollibee tsaka Mapap. Yun yung bilang niya. Pero, yun nga, big cuts. Tapos iba yung lasa. Tapos ang malupit ka doon, siyempre sa KFC. Kuha ka lang ng gravy dyan. Uy, pero hindi na pwede ngayon. Hindi naman siya pwede ngayon. Hindi kasi dati, naalala ko yun yung, hindi na. Kasi sa... Depende sa branch. Satisfied. Kasi naalala ko yun dati, ano, abutan ko yan eh, yung talagang libre pa. Kasi ngayon, depende sa branch. Pag sa Manila ka, okay lang, good sila. Pero meron dito, alam ko sa SM Bacoor, ay SM Molino, hindi yan dyan eh. Ano pa rin? Pag doon ka, nagtayin. Infinite price pa. Ay, infinite gravy. Infinite gravy. Kasi inaano ko yun eh, yung may pump. Oh, yun yan. Tapos ano, syempre, pag kayo magka-aparkado, di ba? Bibili kayo ng ano, pagkakaisa niyo, pre, hati-hati tayo ng ano, bakit? Tapos ang mangyayari doon, unti-unti yung price, pero papakain yung gravy. Naalala ko dati yun nung college days ko sa Vero, Perpetual. So, wala akong friends. Suplado ko, wala akong friends. So, gagawa ko, kumakain ako sa SM. So, wala pa akong friends nun eh. So, ang nangyari, saan narinig tayo nun eh? Okay lang. So, ang nangyari, kakain ako ng KFC. KFC ako kakain. Tapos, pagka kumakain ako doon, yung gravy, nung una kasi yun eh, pagka-maarte rin ako dati na ano, actually hanggang ngayon naman maarte pa rin ako. Pero, yung dati kasi, yung arte ko, ano, parang, alam mo yung parang ginagawa ng iba kaya yun. Ganun ako eh, ganun yung arte ko. So, nakikita ko iba, nagpupuno sila ng gravy. Ako, ayoko gawin yun. Ayoko gawin yun kasi, wala parang, ayoko matulad sa inyo, ayoko matulad sa inyo, ayoko, ganun ako. Yun yung, ano pa yun. Pero, doon later on, nagkaroon ako ng girlfriend yun. Yun yung, ano, yung, hindi natin babanggit yung sinapangalan. Okay. Nagkaroon akong girlfriend nun. Dun ako na parang, kasi siya mahilig siya sa gravy. So, ginagawa niya. So, pwede ba yun? Kasi ang buong akala ko, kaya hindi ko ginagawa yun, kasi bawal yun. Di ba? Kasi, di ba, kumuha ka lang nung sayo. Oh, napakabait kong tao eh. kumuha ka lang nung sayo. Na ano ko na, kung ano na yung konsumo mo, yun lang yung kunin mo. Yun yung, ano, yun yung nasa isip ko nun. So, nung nakita ko yung girlfriend ko na parang nag-ano nga siya, binuhos niya, sabi ko, ang laki yung mata ko nun, sabi ko, pwede ba yun? Nini-imagine ko yun. Puputo. Hindi kasi, nakakatawa kasi dyan, ako lang ang walang alam. So, lahat ginagawa niya yun eh. Kasi nung una nakikita ko parang ano yun, sabi, bahala kayo, parang ganun lang. Pero nagulta ko kasi syempre kasama ko, parang kinabahan ako, look. Bawal sa batas yan, makukulong ka. Bawal sa batas yan, makukulong ka. Pero nasa isip ko lang yun. Tapos nung ganyan, pinuhusin ko yan. Tapos nagtanong ako sa kanya, pwede ba yun? Sabi ko, pwede yan. Pwede mo buhos yung gravy dyan sa ano. Pwede mo buhos. Sabi ko, ano mo dyan? Parang anong pala mo dyan? kasi ang dami nun eh. Ang ginawa niya kasi, yung isang parang ano yun, parang rice bowl. Oh shit, ang dami nun. Binuhos niya yung gravy doon sa rice bowl hanggang umapaw yung kanin. Putang ina, ano bang gusto niya kainin yung ano? Yung gravy. Parang ginawa niya ano eh, yung sa mga Japanese na ano. Oh. Yung ano, yung may sabaw siya ng tea, tas may kanin. Parang ganun, pero iba yung ginawa niya, ang gravy. Yung gravy, binaksak ng ganyan. Putang ina. So, kumbaga, ano, so kumbaga parang, nagulat ako kasi di ko practice yun, hindi ko gawa yun. Nagulat ako. So nung buhos siya ng ganyan, nagtanong talaga ako, pwede ba yun? Pwede mo bang buhos siya? Parang di ba illegal yan? Parang ganyan. Tapos sabi niya, hindi pwede yan, binayaran mo naman yun. So parang binayaran, libre lang yan dyan. Tapos mamaya-maya, no, parang nung binuhos siya na, dipag niya, tapos upo na kami. Kahit ako yung babae, nirepill na naman. Tapos may kumuha na naman, binuhos din. So sabi ko, na doon ko lang na-pick up na ganun pala yung kanakaman ng gravy.
Simula, pero masarap naman kasi yung gravy. Oh, kaso, ito, ito, ito. Kasi ako, actually ako di ako mahilig sa gravy. Di ba? Ako ako, gravy-licious ako. Gravy, di ako mahilig. Siguro, ang kahiligan ko lang yung Mang Tomas. Kasi, ayaw, parang mas ano kasi sa akin yung... Although parehas naman sila, diba? Gravy lang kayo naman parehas. Pero hindi, may iba kasing timpla talaga ang Mang Tomas na patok talaga sa akin. Hindi, sa akin naman kasi parang ayaw ko lang ng gravy kasi... to be honest, ayaw ko lang yan kasi... Actually, ayaw ko ng mga pagkain na very excessive. What I mean is, kumbaga, excessive, ibig ko sabihin eh... Yung marami ka ritual para bago mo makain yung sa pagkain. Naiirita ako sa ganun. Kunwari, mangga. Ayaw ko niyan. Kasi babalatan mo pa eh. Ayaw ko yan. Ayaw ko pa. Babalatan mo pa. Pagkatapos mong balatan, kakain ka. Pero bago ka pa mabusog, gutom ka na naman kasi nga nagbalat ka na kanina. Tapos magbabalat ka pa uli. Oo, mababalat ka pa uli. Ayaw ko ng mangga. Kahit hilaw, ayaw ko niyan. Pero nakain ako niyan. Ayaw ko lang niyan kasi ganun nga ako katamad. Na to the point na kung gusto mo kumain ng mangga, bibili ka dun sa mga naglalaho. Oo, oh, ito naman, oo, oh, kasi nakastick na. Ayoko din ng, ano, ayoko din ng, ano ba to? Actually, yun yung dahil ako bakit ayoko ng gravy. Hindi naman sa ayoko talaga na ayoko ng gravy, pero, kasi imagine mo, lalagyan mo pa. Pag nabiting ka, maglalagay ka na naman. Pag nabiting ka, kumbaga parang ano, parang sa akin, ano, di ko sinasabing tama ako, pero parang sa isip ko lang, parang tanga naman tong pagkain na to. Ano po tong pagkain? Kaya ayoko nung ano, ayoko nung mga dips, ayoko nung mga ano. Kasi nga parang tanga kasi, di ba? Kakain ka. Magdi-dip ka. Tapos kakain mo na naman uli. Tapos magdi-dip ka na naman uli. Tapos pag naubos yung dip, paglalagay ka na naman ng dip. Parang tanga, di ba? Pero ako naman, pananaw ko. Like, di ko naman sinasabi na tama yun. Ang ayaw ko naman sa gravy, pag lumamig. Ayo. Yun yung nalaman sa akin ng mga kaklase ko. Kasi pag ginawa kasi namin yun, ginagawa namin yun. Yung bibili kami ng bucket price, tsaka yung ano, sandamukal na... Gravy. Ang ginagawa ko, meron kami isang tropa. Trip niya yung ano, yung hindi mainit. Pero yun yung pinapapak niya. So ginagawa ko. E, di ba malamig na yung taas na ano. Tinatabi ko nung, ano, nung kutsara. 12 minutes pa na. Sige, tuloy. Yan, ano ko yung kutsara. Tapos, ang ginagawa ko, yun yung pinukutsara ko, yung mainit na, pati kaya yung pinukutsara ko. Tapos yung kinakain ko talaga is yung nasa baba. Hindi yung nasa gilid, tsaka yung nasa taas. Kasi, ano? Kasi malamig. Kasi, malamig na. Kaya, hindi ko yung... Adi, pangit naman sa talaga gravy pag malamig na inaanin. Pero merong gravy na kahit malamig, masarap pa rin. Sa tingin mo? Makbo, di ko. Inaalala ko, kung gano'n yung nasa makbo. Pag malamig, masarap pa rin. Kasi yung... Ito. Parang bakit ko pinili. Kasi yung sa makbo, may spice eh. Hindi siya tulad ng iba na gravy lang. Meron siya yung ano, yung timpla talaga na hindi mo lang siya ginawang gravy kasi kailangan ng gravy. Ginawa mo siyang gravy kasi essential talaga siya dun sa pagkain. Tapos ginawa mo pa siya ng spice factor. Na yun yung tumata kasi sa akin kasi order kami na McDo. Tapos kinabukasan, syempre malamig na yung manok ko. So nung nag-dip ako dun sa ano niya, gravy niya. Walang pinagkaiba yung lasa. Lumamig lang. Lumamig lang. Ano ba, kinaalala ko yung bakdo mo, ganyan yung... Parang hindi siya nag-ano, hindi siya nagbabago yung lasa. Pero yung KFC ganyan din eh, pag lumamig. Hindi masyado nagbabago yung lasa, actually. Pero mas masarap siya, syempre, mainit. Oo, totoo. Ang ginagawa lang namin dyan, kunyari ano, kunyari KFC or bakdo, kung ano man yun. Ano to? Bagong sain. Kasi kanin na, lapag ng kanin. Tapos buhusan mo ng gravy. Ayun, uminit ang gravy mo. Sige, ganito. Total, napunta tayo sa kanin. Oo, kanin. O, sige, kanin. Anong experience mo sa McDo o kung saan mang restaurant? Masarap ang kanin. Pinaka nakatawang pangyayari sa'yo. Na ginawa niyo magkasama ng barkada o sino? Paano nakakatawa ko? Sige, I give you an example. Sige. Tanginis ang milk! Nagpa-podcast kami, ngayon!
Ano? Yan dito. bago mag-McDo, Jollibee. Nag-birthday yung kaibigan ko. Hi, Ronnie. Ah, yung kaibigan ko ngayon. Ay, malakas tama namin. Sa may spamin. We're proud. Tingin sa may spamin. So, ang ginawa namin ng birthday niya, punta kami Jollibee. Ang di ko alam, na yung dala-dala pala niya, is malaking rice cooker. Punta sa Jollibee. Tama. So sabi namin, ano yung dala mo? Tapos sabi niya, wala, pinapabitbit lang. So gano'n. So, ang weirdo kasi kakain kami yung Jollibee. So, punta kami sa pinakadulo. Mamiss na talaga siya sa dulo. So, nag-order siya ng bucket meat. Bucket meat. Six. Tapos nung kakain namin, hindi sabi namin, Ronnie, parang bitin yung kanin, apat lang. Tapos maya-maya, may hinugot sa baba. Pag lumayan lang yung rice cooker. Tracy. Tapos, hindi, ano, yung daming tao. Tapos, ako, nakaharap ako dun sa, no, sa pader. Hindi ako nakaharap dun sa mga tao. Pero, undam ko yung tingin nila eh. Yung tingin, puto, may rice cooker yung mga nandun, no. Handa-handa ko, ha. Yung ganang pakto ko. Ay, ganun. Tapos, eh, may katabi kaming crew. Nagkatabi kaming crew na parang nagpipill up ng kuwan yung kuwan something. Parang account sa pera-pera na. Sabi niya, ano po meron? Ah, birthday po kasi ng kaibigan namin. So maya-maya, umali siya. So maya-maya, may kumakanta na, happy birthday to. Pudyo, binigyan kami ng kanin, tigi-tigi. So yung ganun kalbi. Ayun lang. Oh, ito, extra rice mo. Pero may dala na kayong kanin. Tapos, ano, may kasi dito. Oh, natawa nga lang sila eh. Natawa kasi. Kasi pag mga ganyan, minsan sinisita yun eh. Parang may ano yun eh. Pag kumas sa mga restaurant, pag ganyan, tawag nila dyan yung concierge. Ano? Concierge tuloy. Iba yung concierge eh. Corkage fee. Parang ganun. Parang pag magpapasok ka ng ibang pagkain sa galing sa labas. Pero kung ganyan na parang ano, experience ko, wala akong maiisip eh. May naisip ako isa eh, kaso bawal sa... Ah, okay. Rated SPG. Man na yung magic. Oo, may kasama ang babae nun. Okay, sige. Okay. Doon na. Yun. Next. Next. Pero nag-iisip ako ng isa na parang incident na parang... Oh, sige, wag mo yung doon sa kanin. Hindi sa kanin. Kumbaga yung sa ano lang, yung mga ganong experience. May ano eh, may sumasagi sa isip ko eh, na ano eh, parang kasama namin sa, ano to, tawag dito, parang college days to sa Ama. Perps? Ama, sa Ama. Ah. Kasi doon ako una nag-college. So, college days sa Ama. Hindi ko matandaan yung, may kasama akong friends, pero di ko mga classmates sa Ama. Hindi ko mga classmates sa Ama yung kasama ko doon. So, kasi, di ba, usually pag nag-iwalay-walay kayo, ng ano pa kami. Kasi kami, yung sila Sherman, nung high school. First time namin pumasok sa college, nagkikita-kita pa kami. So, may mga friends din ako na, kumbaga mga friends ko din sa Las Piñas, mga ano ko dati sa UV. Na, nagkikita ka. Ngayon nilang kalaban natin kung may mic talaga tayo. Mura lang mic eh, pero, anyways, sa susunod niya. Tawag dito. Diba? Tingin nyo. So, kikwento ako eh. Ingay. Ang naalala ko, parang nakita-kita kami sa Dasmariñas. Just sa may Walter Mart. Tapos, hindi siya magandang kwento actually. Kasi, hindi siya maganda kasi wala kaming pera. So, yun yung time na parang gusto nyong mag-Jollibee or hindi ko alam kung Jollibee, alam ko McDo yun eh kasi sa Walter Rico. So gusto nyo mag-McDo, nagkita-kita kayo, so gusto nyo lang mag-banding, kaso wala kayong pang-on. Nakakayak to. Hindi, joke lang. ang kalokohan yun, ito na yung kalokohan dun. So nangyari ganito. Wala kaming ma-order, kundi French fries lang. Alright. French fries lang talaga ang na-order namin. Tapos ang ginawa namin noon, may order parang ano, burger fries lang ganun, yun lang yung kaya mo. So ang ginawa namin noon, hindi pa uso yung BFF fries. So hindi pa uso. Oo, ang nangyari noon, order kami, parang ako fries lang alam ko yung na-order ko doon, yun lang yung ambag ko sa tropa, fries lang talaga.
that time siguro, alam ko yung price parang sa 25 pesos lang ata yung price nun. So, mahal lang ngayon. Mahal lang ngayon. Tanda ko na eh. So, 25 pesos. 25 pesos siya. So, ano, ang ginawa namin na parang, hindi naman siya talaga kalokohan eh, pero parang ginawa lang namin, alam mo yung sa isang tray, binungo sa amin lahat ng price nun. Parang alam bang kakain lahat. Ganun lang. Kasi, kumbaga parang, kasi wala, yun lang yung kain namin. Tapos, ang malapit pa dyan, yung tropa ko, parang meron pa siyang, ano, yung isang kong tropa, meron siyang food stub. Parang discount pa, na price lang. So, parang magkaroon pa ng dagdag. Parang magkaroon pa ng dagdag. Kaya nakakatawa, hindi naman siya nakakatawa, pero parang, actually nakakaawa siya yung kwento, nakakaawa siya. ang ano pa doon is, kumbaga alam mo yung, ay, meron pa akong ganito, dagdagan mo pa. Pa isa-isa amin ang order. Ay! Para lang dumami ng dumami yung price, para lang may makakain. Kasi ang plano namin sa McDo is tumambay ng matagal. Kaya syempre, kung ang pagkain mo lang doon is ano, hindi ka makakatambay. Eh kung dadami yung may pagkain mo, pwede ka makatambay ng matagal. Kasi wala namang ganung batas sa McDonald's. Alam ko yun, pero... Pero nakakaya pa. That time kasi, ano, medyo... Kasi ngayon, di ba, pag mga ano, tatambay ka sa Starbucks, okay, umorder ka ng ito, tambay ka sa Starbucks. Kahit ilang oras ka dyan, kung di mo ubusin yung kape mo, basta makatambay ka lang. Diba? Dati kasi, wala... Hindi, walang ganung convenience. Although, wala namang kasing batas na nababawal doon. Pero... Dati kasi, nung panahon namin, ikaw na lang yung mahihiya eh. Na tumambay sa establishment, tapos wala kang ginagawa. So, para mag-catch up lang kami, hanggang sa umabot sa parang nagkahalukay na kami ng piso-piso para lang magdagdag yung price. Yung parang token siya na ano. So, parang, pre, ano, may 20 pa ako dito, dagdagan nyo na lang 5, bili pa tayong price. So, well, essentially, hindi siya nakakatawa, hindi siya kalokohan. Yung after nun, yun may mga ginawa kami kalokohan. Pero, let's be on the line. Wala, ako kasi wala akong masyadong maisip na, kasi mostly kasi siguro pag pupunta rin ako sa mga fast food, kain lang talaga ang habol. Hindi, you know, wala pa ako na, kaya wala pa ako na-encounter talaga na, merong instances na katulad nun, ano, nagbiyahe kami ni Paring Shema, punta kami Tokyo sa Tagaytay. Well, di siya kalokohan, pero masaya yung road trip namin, parang gano'n. So, parang gano'n lang siya. So, ako, wala akong maisip na yun. Kunyari, katulad sa'yo, pasok ng kanin sa loob. Wala akong maisip. Mga nanay ang meron akong experience. Yeah, biglalang pasok sa isip ko. Mga nanay ang meron ako. Kasi nakikita ko sila. Hindi ako yung gumagawa ng kalokohan. Sila yung gumagawa ng kalokohan. O, kumbaga, paano kalokohan? Yung minsan gagawin nila ganito. May nakita ako nanay, ganito ginawa eh. So, bumili siya sa Jollibee. Tapos, pagbili niya sa Jollibee, border siya ng napaka-konti. Konti, pag sabi natin konti, ano, baka burger price ka lang eh. Tapos, may kasama ka pamilya. Parang ganun. Tapos, pagkatapos yun, ito yung ano eh, naalala ko to, galing kaming Tagaytay. Kasi nung buhay pa si Hermats, mahilig kami ano eh. Si Hermats kasi, pag umaalis kami, pagpuntang ko yan, Tagaytay ganyan, nagluluto yan. Kakain na lang kami sa fast food pag naubos yung luto. So, ang nangyari nun, nag-Jollibee kami, nag-McDo kami. So, tendency nun, bibili ako ng Happy Meal. Kasi collector ako ng Happy Meal eh. Isang set, mga gaya, isang set. Oh, ganun. Isang set ng laruan? Oh, isang set ng laruan yun, ganun. Ganun yung... Pero yung Happy Meal naman na yun, isang order lang, tapos binili mo na lang yung laruan? Hindi, taki ano yun, lahat sila magsasuffer. Nakakasama ko namin kasi, kumbaga, kanyari, ilang kami sa ano, ilang kaming pamilya, kasama namin mga pinsano namin, mga pamangkin namin, lahat yan, naka-Happy Meal. Kasi gusto ko yung Happy Meal. Oo, oh, para lang makompleto yung laruan. Pero sila game naman kasi kumbaga alam nila kung paano ako mag-alaga ng laruan. So parang, sige, para makompleto yung ano. Makikita mo yung pag nalabas kayo sa bodega, yung mga collection mo lang, ano, kompleto yung lahat. So di, syempre, may nakasabay kami. Tanda ko to yung nakasabay kami. Tapos yun yung pamilya, morda sila ng konti. So noong time na yun, syempre, bata pa ako. So masama ugali ko. So, mga mahirap pa. Kasi ang batang mo panlahit. Oo, oh, panlahit talaga ako. Hindi ko dito na yun. Masa nag-ugali. May sungay na talaga ako dati pa. Di, sabi ko. Di, ano. Sa tingin ako sa anlat. Sumordi sila ng konti. Hindi ako nakabag. Hindi ako naawa. Talaga sabi ko, mahirap sila, makaduka sila. Eh, yun talaga sinabi ko. Sa sarili ko. Pero buti sinabi mo lang sa sarili ko. Sinabi mo lang sa sarili ko. Sa akin lang. Tapos, nung ano na, nung napansin ko sila, wala silang ano.
wala silang pagkain na iba maliban dun sa binili nilang burger fries. Eh, ang dami nila. Mga 3 perasong burger fries. Tapos nagulat ako, kasi galing Tagaytay, sabi ko nga sa'yo galing Tagaytay. Nagulat ako, hindi lang silang mga ulam. Tapos ang, ano, may kanin din sila pero hindi naman rice cooker, pero may mga pack lunch sila. Tapos, ano, bilisan yung kain para hindi tayo makita. Ganun! Seryoso! Oh, promise, seryoso yun. Seryoso yun. Marami akong nakikita ng ganyan. Pero syempre, depende sa lugar, depende sa kung gano'ng kasevere. Well, again, dili namin ko lang, hindi naman siya mag-ganong kasama. Although, meron tayong meron batas. Meron naman din ako nakikita na gaganong. Although, meron tayong batas na parang mayroong tetag na cork cage pinga. Hindi naman siya ganong kasama. Pero kasi, yung... Kasi yun yung time na ano, alam ng tao, masama yun. Parang ganun. Kaya nagmamadali. Kaya parang, huwag niyo pakita. Ganun, ganun sila. So, alam ko, ang, hindi ko alam kung tama yung pagkakatanda ko, pero parang ang ulam pata nila dun is ano, munggo, parang ganun. Parang ganun sa... Sarap. Gusto, paborito ko yun. Oo, actually, paborito ko. So, so, yun yung, ano nila, yun yung ulam nila that time. Ganun yung instances na, o kaya yung ano, kaya yung nanay na ano, nanay na parang eh, may isang barkada eh, katulad ng ginawa nyo, may mga nakikita rin ako ganyan. Pero sa kanila naman, iba yung parang ano, parang gagawin nila is ano, o order lang ng ganito, o order lang pre, sa akin yung drink, sa akin yung ganito, ganyan. Tapos wala naman silang in order, o kaya o order sa akin, o ganun, o kaya o order sa KFC, tapos upo na matagal, mga ganun. Nagpapainit ka naman po. Oo, hindi na natin mapangitin ko sino yun. Basta yun. Pag napanood nila ito, kilala nila ko sino yun. So ako, wala. Kilala nyo ako, mo sarili nyo. Oo, siguro ako, ano, medyo doon ako laking sa experience na yun. Ay, hindi, taga lang. May naalala ko isa. Hindi siya kalokohan eh. Chowking. Chowking. Hindi siya kalokohan eh. Naalala ko si Hermats. Ito yung time na lagi, kasi lagi ko kasama sa Hermats. Pag pupunta sa bangko, opisina doon. So, magla-lunch kami, paborito ni Hermats, Chowking. Chowking paborito. So, ang mangyayari, siguro, ano, hindi siya kalokohan ha, lilinawin ko. Pero ang ginagawa ko, pagkatapos kumain, nililigpit ko. Mabait kang ba? Awan ko, nililigpit ko, tapos ano, nilalapag ko doon sa counter. Ay, putya yung binibigay mo sa counter? Oo, ganun. Putya ka lang ko! Pero sa choking ko lang ginagawa. Hindi ko alam kung bakit. Nung una, sinaway ako ni Hermats. Kalokohan kasi binibigay mo sa counter. Kumbaga parang pagkatapos namin kumain, lilipit yung ganyan. Pero hindi ako, tayo, lininabi ko, di ako ganun sa bahay. Oo. Naisipan ko lang, may ba lang ba? Kasi may ganun nung ugali ng bata ako, may ba lang. So, dilapag kong ganyan. Noong una, parang, oh, natuwa siguro yung nanay ko noong una, noong nakita niya. Pero noong nakita niya panay-panay na ako, napansin niya na nanangasa ko. Hindi yung dating niya sa'yo. Ewan ko, feeling ko ganun yung naisip niya. So, ang nangyari, sinasaway niya, oh, malipitin yan. Ano, sweldo naman yung mga yan, dilipitin nila. So, yun, noong time na yun, ganun. Kaya minsan mag-iwan ako ng piso doon. Mga ganun. Ewan ko bakit, mag-tip, ano, tip. Pag-wira ko tip. Kasi syempre nanonood ka ng ano, international. Kasi kahit bata ako, hindi talaga ako nanonood masyado ng local eh. Ang pinapanood ko lang na local nung time na yun is ano, Palibasa Lalaki. Eh, hindi nyo abutan yan. Pero magandang magandang. Alam ko para alam mo yun. Si Joey. Joey Marquez, si Richard Gomez. Eh, nag-blurred yung tala. Nag-blurred siya. So, yun yung ano natin pag gumagabi. Japan. So, yun. Korean. Anong? Blurred. Tapos. Okay, so ano. So, ang ano ko doon is... ayun yung mga palabas natin na pinapagpunan sa mga. So, nakikita ko sa mga, syempre makikita mo sa mga parang mga US, mga series sa US, makikita mo. Nagbibigay silang tip. So, syempre ako, syempre sabi ko sa'yo. Baka naman sa Pilipinas, wala nagbibigay na tip. Ah, hindi kasi dito, madama tayo. Tama kasi. Ang pera sa atin, pera lang natin, hindi natin kailangan bigay sa tip. Oo, napakasimple yung sagot lang yun. Madama kasi tayo. Hindi, yun naman talaga eh, bakit? Meron ba dito talagang nagtitip? Siguro meron. Meron, oo. Pero mga mayaman lang yan. Tsaka dun lang, magtitip lang sila sa mga magagandang restaurant. Pero nagtitip pa sila sa Jollibee? Hindi. Ang malupit pa dyan, nagtitip lang sila sa mga kilala na nilang restaurant. Oo, ganun. Which is, ako naman, I don't mind yung pagtitip. Kasi wala man ako pangilang din. Pero, may iban kasi dun. Alam ko, kasi dito sa Pilipinas kasi parang ano eh.
yung pagtitip. May nagtitip naman, pero yung sa USA parang normal yung magtip ka. May nagtitip dito eh. May dalang shabu yung ibang tip naman. Ay, ibang tip ba yan? Tukhang tips yun eh. Tukhang tips! Okay. So, no. Ay, 30 minutes na tayo. Okay na siguro ito, no? Para sa testing. Mas panoorin natin. Kasi hindi ko rin alam kung makasin mo. Ikaw? Natapos mo na ba yun sa video? Ha? O, di, open yun. Para malaman nyo, panoorin nyo yung show. Tama. Okay, so, ito ay, this is just a testing. Kaya yung paligid. Medyo. Hindi pa siya naka-proper arrangement. Pero actually, bigla po, hindi, ito pumakasok na sa isip ko. Pag nag-podcast pala tayo, dapat naka-live. Oo. Oh, pwede. Alam mo ba kung paano mag-live? Alam ko sa YouTube, meron siya live. Open. Ay, nga pala, no, tanga. Tanga. Oo nga. Hello, nag-YouTube. Ay, wala, ano, gagamitin ko na yung special word. Hindi ko alam. So, ito ay testing, ano lang to, testing video lang to. Oo, tama. Nang aasahan yung magiging possible podcast namin ni Rodney. Yan. Real na. Sa susunod, pagdami tayo mag-ibig. Oo, doon damit na, hindi na ako nasa, pero. Doon tayo siguro, no? Oo, na. Meron kaming surprise doon sa tinuturo ni Kuya. So, sa mga followers, it's mga kanood itong kalokohan video namin. So abangan nyo sa susunod. Eh, bigyan mo ba sa PJs to? Eto, tapos. Send ba? PJs? Mamaya siguro kung ma-upload. Kasi gusto ko rin malaman kung anong tingin nila. So ayun, yung sa mga panood na ito na nasa GC. Comment kayo kung ano pong gusto nyo next namin pag-usapan. O kaya ano, kung hindi, ako, which is good. Okay. Pero sa akin, parang ano siguro, trip nyo ba yung ganito? trip nyo ba yung ganito kwentuhan? Oo, ganito. Kasi ano, gusto ko mag-podcast eh. Kasi nga, basa, wala lang, papansin kami. Gusto namin podcast eh. Bakit hindi? O, diba? Kaya namin eh. Actually, ganito yan. Kaya kami nagkaroon ng testing. Kasi nakadalawang beses na kami nagsabi na sana ginawa namin nag-podcast kami. Oo, habang nagkikwento. So, nakadalawa na kami na ako yung last. Sabi ni Kayla eh, pwede namin i-try. Podcast na natin. Which is ito na nga yun. So, like, share, subscribe. Wow! Okay! Alright! Promotion. So, 30 minutes video nito. So. Bye-bye!